Hi guys, good morning. I need money to drive Vibes TV way. I need Tom the Katigisan Elementary School or Barangay Kibukay, North Upi. Kaya mga ka-vibes, samahan niyo po ako dito sa loob para tungayan natin ang kanilang mga activity. Vibes, nandito na tayo sa loob ng Katigisan Elementary School. So ngayon, samahan niyo ako, pupunta natin ng kanilang mga purok. Tara! So ayun nga mga ka-vibes, nandito na tayo sa kanilang kubo and then dito po natin makikita ang iba't ibang kagamitan ng mga katutubong taduray. Tatanungin natin sila nanay at tatay kung ano ang pangalan ng mga kagamitan dito sa loob ng kubo. Sa ating mga taduray. Yan yung sabi nilang biton. Ito yung biton. Biton kung tawagin sa aming tribo na taduray. Tapis. Kaya ko dati. Ito naman po yung tapisan. Ginagamit ito kung kami ay nagagata ng aming mga ulam. Ito naman po yung tapaya. Nay, ano po pong pangalan itong dito sa loob? Ito po yung tinatawag na lanumad. Ang lanumad po ay ang laman niya ay pilit na bigas. Niluluto po ito dito sa kawayan. Ito naman po yung sandok na ginagamit po pang sandok. Irof ito sa amin. And then ito naman po yung laya. Ito po yung lalagyan ng tubig. At ito naman po ang sung. Sung po kung tawagin. At dito po binabayo ang mga nilagyang saging o kamote. Ito naman po yung tinatawag nilang sayap. Ginagamit po ito kung kami po ay nagtatanim ng mga mais or palay. So ngayon mga ka-vibes, tatanungin natin kay tatay kung ano bang pangalan ito. Ito yung tinatawag sa amin na tulong para pagtag-ipon. Tapos ito naman po ay tinatawag na sa amin ay isang kalan. Sa amin taduray, gusto tara ng pag-isda o anong klaseng pagkain. Tapos ito naman po ay tinatawag na sa amin ay sung para babayuhan ng mga ano bang klaseng pagkain, saging, palay. Tapos ito naman po ay tinatawag sa amin ay sayaw para gamitin sa ating farm. Okay, sir, ano po yung pangalan nito, sir? Ay, ito yung tinatawag sa amin na tanalay na pagkain. Okay. Ede, ito po ay tuntum sa amin. Opo. Okay. Ito, sir, ano po yung binalot po dito sa dahon? Sa loob po ay pagkain po masasabi. Okay, pagkain. Kanin. Ito, anong ginagamit na ingredients sa pagluluto? Ay, ito po yung tinatawag na sininga. Ang ginagamit lang po ay bayangusan, saka lansuna, pati na giya po at gata. Kuna yung tinatawag na minsun lang, ginagamit nila pag magsayaw sila na makatutubong sayaw naman. Tapos, ito naman yung tinatawag na taguan, nilalagyan ng mamama tulad ng matabako. Ginagamit ito ng mga tatanda namin. Tapos ito naman yung tinatawag na agong, ginagamit ito pang yung ano, pambansang music kung may mga uyot or kasal. Ito naman yung low, pati yung sung.
Ayan, ginagamit namin ito pag mag, ano kami na mapalay. Hindi, anyway, kasi mais. Ito naman yung baniton. Baniton, yung laman niya, manok, lupit kanin, may masabaw din. Ginagamit ito pag mauyot at kasapasa. Noon lang po at... Vibes, nandito na naman kami. Samahan niyo kami. Titignan ang kanilang mga inihandang pagkain. Tara! So, ayan. Nandito makikita natin ang pagkain ng mga Taduray. Katulad na lamang ng bigas, mais. Ayan, walang halong bigas na puti. Why? Ano so?